Para makauwi ang mga Pilipinong stranded sa mga bansang may travel restrictions dahil sa SARS-CoV-2 Delta variant, papayagan na ng Malacanang ang special commercial flights mula sa mga naturang bansa. Balitang hatid ni JP Soriano. Ito ang maleta ng overseas Filipino worker sa Dubai, UAE na si Mark Anthony Miranda. Nakaschedule sana siyang umuwi pabalik ng Pilipinas. Pero dahil in-extend ng Pilipinas hanggang July 15 ang travel restrictions para sa commercial flights na manggagaling sa United Arab Emirates, kanselado na naman ang biyahe ni Mark. Manganganak na ang misis ni Mark anumang araw. Excited na lahat ng family ko. Mm-mm. Tsaka syempre excited din ako, first baby, gusto kong makita yung baby. So yung anxiety nandoon, yung depression, nag-iisip ka. Kaya masakit talaga na hindi makauwi, hindi makasama yung family mo. Isa lang si Mark sa napakaraming Pilipinong hindi pa rin makauwi mula sa UAE, Oman at iba pang bansang kasama sa travel restrictions bilang pag-iingat sa pagpasok sa bansa ng mas nakakahawang Delta variant. Nagkaroon na ng repatriation flight ang gobyerno ng Pilipinas pero sarami raw ng mga Pinoy sa UAE at iba pang bansa na kasama sa travel restrictions hindi makauwi ang mga OFW. Ang kaso, bayad na rin ang kanilang ticket para sa mga nabook nilang commercial flights. Kaya para sa mga OFW sa UAE, gaya ni Mark, tanong nila. Hindi rin namin magets kung bakit yung repatriation lang ang kinukuha nila. Kasi ang mga repatriation, galing din naman dito, Sir JP. So pwede rin naman kami dumaan sa same procedure ng pag-uwi ng repatriation flight. Sinabi ng Malacanang, napapayagan na ang pagpasok ng mga special commercial flights mula UAE at iba pang bansa para makauwi na ang mga stranded na pasahero. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, bukod sa UAE, magkakaroon na rin ng special commercial flights ang Oman, India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal at Bangladesh. Pero wala pang bagong update ang Malacanang kung natapos na ba ang guidelines para dito. Kaya ang mga may ticket gaya ni Mark, umaasang mailalatag na ang protocol sa lalong madaling panahon. Wag naman po sana tayong gumawa ng mga hakbang na minsan parang walang basis. Kung makikita niyo po sa news, ang UAE po ang number one ngayon sa most vaccinated na countries. So sana consider niyo rin po 'yon. Na pag-isipan niyo po. Nauna nang sinabi ng Philippine government na isa ang kakulangan umano ng quarantine facility sa Pilipinas sa problema kung bakit limitado ang repatriation flights na susundo sa mga Pilipinong nais umuwi ng Pilipinas. JP Soriano, GMA News. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.